Hello mga boss, welcome ulit sa aking YouTube channel. So ito nga pala yung gagawin ko na naman ngayon, isang Samsung LED TV 28 inches. So ito yung model niya mga boss. So ayan, yung model niya 28 inches siya. So ang problema nga pala nito mga boss ay panel issue. Yan, ina natin. On ko lang. So, ganyan lang siya mga boss. Yan. So, lumalabas yung raster niya tapos nag-i-slow mo siya. Nag-i-slow motion tapos ganyan na siya, nawawash out yung display. Yan. So bago natin ito simulan, kung bago lang kayo sa akong YouTube channel ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at papindot na rin ang bell button para update kayo kung may bago kong upload na video. So tara mga boss, buksan muna natin at check natin sa loob kung ano ba yung problema niya. Yan. Ayan, susukat tayo ng voltage niya sa top board. So, checkin mo natin yung 12 volts. So, meron siyang 12 volts. Bon or bon, 23 volts. Bcom. Bcom, meron siyang 7 volts. BGH, meron siyang 26 volts. Boff, 7 volts, Boff. EBDD, meron siyang 16 volts. Yan, 16 volts sa EBDD. So, normal yung mga voltage niya dito sa top board. So, ngayon, titingnan natin dun sa may side COF niya. So, dun tayo magpo-focus ngayon kasi normal naman yung supply dito sa top board. So, baklasan ko lang muna yung frame niya. So, baliktarin muna natin yung kanyang panel. Ayan. Para ma-check natin yung side COF niya. Bago pala tayo mag-check dito sa side COF niya.
So titingnan ko muna tong, susubukan ko muna tong jumper kasi may nakita ko dito. Ano siya? Parang may putol na siya dyan. Papipakita ko sa inyo sa microscope. Yan. So parang may putol na siya dito. Ayan o. Kita ba mga boss? Yan. So kung nakikita nyo, parang yung dalawang lines na yan ay parang ano na siya, putol na. Dito siya. So susubukan ko muna yan na i-jumper dyan or i-bypass. Kung titunaw na ba yung screen para hindi na tayo pumunta dito sa side 08, para hindi na tayo dyan mag-jumper. So try ko muna itong i-connect yung putol niyang lines. Yan. So baka yan lang yung problema niya. Ito sa may CWF na board. So tara mga boss, jumper ko muna yan. 3 hours later. So yun nga mga boss, ay hindi tayo nagtagumpay sa pagdugtong dito sa mga putol na linya. Yan. So hindi ko siya dyan na hindi ko nadugtong. Yan yun. Bali na putol pala dito yung BGL at saka yung BGH nya. So yun lang yung naputol dito. Hirap idugtong kaya nilinis ko na lang yung mga sunog-sunog dyan. At nagsukat ako dito sa may side COF. Nagsukat ako ng voltage dyan. Yan. So yung nawawala talaga sa kanya is yung BGL at saka BGH lang yung nawawalang supply. So ngayon dahil sa hindi ko kayang idugtong dito, sobrang liit ng yan, kung nakikita nyo parang itim na yung kulay niya, sunog na. So nilinis-linis ko na lang yan. So ngayon dadirect na lang tayo dito sa may ano niya, BGH BGL, ito sa top board. So try natin kung magka-display ba yung TV na ito. Grabe, natagalan ako dito talaga mga boss. Siguro mga mahigit 2 oras kong sinubukan na dugtong, pero hindi talaga kinaya. So kaya yung last option natin ay dito na lang tayo magja-jumper or magba-bypass. Side COF to top board. BGL at saka BGH yung itatry natin dyan. Kasi yun lang yung nawawalang supply dito sa side COF. Ayun mga boss, simulan natin yung pag-jumper or pag-bypass. Hanapin lang natin dyan yung BGH tsaka yung BGL. So ipapakita ko sa inyo yung data ng side COF nito. Ito siya mga boss, yan. Ayan yung BGH at BGL. So yun lang yung missing voltage niya sa side. So ngayon nalagyan natin ng wire ay yung tanso connected dyan dun sa BGH ng side cop. So dito rin natin yan i-jumper sa may BGH. Ito yung BGH nya. Yan. Next yung BGL naman. So maglalagay ulit ako ng coil tanso dun sa pang bypass sa BGL. So yan, nakonnect ko na dun sa side cup nya. Ito na siya. So hanapin lang natin dito yung BGL. Ito sa may top board. Yan, doon natin siya itatap. Yung BGL na galing sa COF papuntang top board. So yan. So wala akong makita dito na naka-indicate na BGL. Kaya dito na lang natin i-connect sa may BOF or BOF. So ito yung BGL niya kasi parehas lang sila ng voltahe, negative 7 volts. Connect na lang natin dito sa BOF.
So yan mga boss, tapos na nating i-bypass yung BGH at saka yung BGL. Yan. Pakita ko lang sa inyo mga boss. So ayan na siya. Ito na lang sa B-off yung BGL niya. Tsaka dito sa BGH yung isang coil. So dito na yan papunta. Punta na yan dito sa may yan, side COF. Yan. So double check lang natin kung tama ba talaga yung pagkakakonnect natin. So tama naman mga boss, ngayon subukan na nating i-power on yung TV kung success ba yung ginawa nating pag-bypass. Yan. So umilaw na yung backlight nya. Wait lang mga boss. Kaya pala hindi gumana kasi hindi ko pa pala naikabis yung ribbon wire nya. You know, nakamadali, nagkalimutan ng ikabit yung ribbon wire. 3 hours later. So yan, testingan na natin. Kung nakikita nyo is umilaw na yung backlight. Check natin sa screen. Yun. Okay na mga boss. So, nachambahan natin, mayroon na siyang raster. Ayan. May raster na siya. So yan mga boss. So ngayon, ayusin ko na muna yung ano nito, pagkalagay ng panel, yung kabit ko muna yung takip at saka yung frame. So bago natin testingin ulit. Much later. So ayan mga boss, bali tapos ko na takpan yung TV. So try na natin ngayon, i-open muna natin sa remote. Ayan. Tingnan natin kung good na ba siya. Yun, okay na siya mga boss. May display na. So mamute ko lang muna. Ayan, okay na, malinis yung picture niya. Walang kaguhit-guhit. So bali yun lang talaga yung nagka-problema, yung BGH at saka yung BGL. So dahil sa sunog na yung sa may COF nya, kaya direct jumper na, direct bypass ko na lang dun sa side COF at saka dun sa top board. So ayan mga boss, sana nakatulong yung video na ginawa ko, yung tutorial na ito. Siya nga pala, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo. At pinutin nyo na rin yung bell button para updated kayo lagi kung may bago akong upload na video. So ayan, maraming salamat sa panonood.